So, good day sa mga partners. So, for this video, isa namang tips at gabay para sa mga aspirant applicant natin. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau. Lalong-lalo na dito sa BG. Okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa sports. So, ano nga bang kinalaman ng sports sa inyong pag-a-apply? At paano nga ba ito makakatulong sa inyo? Sa inyong pag-a-apply, itong mga sports na babanggitin ko. At syempre, sa lahat ng sports, okay, sa lahat ng larangan ng sports na meron kang talent, okay? At syempre, dito sa video na ito, sasabihin natin kung nakakatulong ba ito at syempre, nakakapagbigay ba ng points itong mga sports o kung merong ano kang talent pagdating sa sports, okay? So, in this video, panoorin nyo hanggang dulo. Okay, para siyempre maunawaan ninyo yung aking mga sinasabi pagdating sa sports at kung paano ito makakapagbigay sa inyo ng magandang puntos sa inyong pag-a-apply bilang isang aplikante siyempre. Okay, so siyempre papasok muna natin yung ating intro bago natin umpisahan yung napaka-iksi at napakahabang topic na ito. Okay, let's go! Once again, ladies and gentlemen, good day sa inyong lahat, mga kapartner. So for this video, pag-uusapan natin is regarding sa sports. Okay? So sports na ito, okay, kung paano makakatulong sa inyo at syempre paano makakapagbigay ng points. Okay. So sa mga na-share kong video dito, ito nakalimutan ko sa inyo. Isa sa mahalaga rin ito, okay, upang makatulong o makadagdag kagandahan sa inyong credentials at syempre makapagbigay ng points sa inyong background credentials. Okay. So, sa mga sports na babanggitin ko na ito, ito yung mga sa tingin ko, okay, na mapapakinabangan ninyo at syempre magagamit ninyo sa inyong pag-a-apply in the future. Okay. So, sa mga mahilig sa sports, for example, ikaw ba ay naging isang varsity player ng basketball? At syempre, ikaw ba ay naging representante ng inyong school nung ikaw ay college? At syempre, meron kang naging sandamakmak na mga certification na nagpapatunay na ikaw ay naging nag-participate ka sa competition o palaro, okay, mapan local or national na competition. Okay, mga ka-partners. And then, naging pro player ka. For example, naging pro player ka ng chess. Ayan. Chess, naging chess player ka, naging pambato ka ng inyong eskwelahan. At syempre, may patunay yan kung meron kang naging certification. Okay, kung may mga certification ka na sumasali ka sa mga ganyang competitions, ay isa yan sa makakatulong sa inyo. At syempre, isa yan sa magpapaganda ng inyong credentials. Okay? So, based on my own experience na nandito na ako sa BGMP, share ko lang sa inyo. Okay? So, na nauuso na ngayon dito sa bureaus natin, mapa-PNP, BFV, any branch of government na nagkakaroon po tayo ng mini-Olympics. Okay, sa mini Olympics na yan, mga partners, ay meron tayong mga representante ng mga atleta, ng mga personnel natin, okay? Sa mga talented at mahilig sa sports, ay pwede po dito, okay? Isa po kayo sa mag-represent sa kung anong sports ang inyong gusto. At syempre, yun yung inyong hilig. Ayan. For example, kayo ay mahilig sa taekwondo. So, ayun, tuloy natin na medyo may tumawag lang sa atin na business. Okay. So, ayun, tuloy natin. So, ikaw ba ay naging pro player ng chess? Yan, example lang naman ha. Chess player. And dito sa BGMP, sabi ko nga, sabi sa akin experience, no, nagkaroon na po ng mini-Olympics. Nauuso na po yung mini-Olympics, mapa any branch of government. Okay, mapa-civilian o uniform personnel ka. Okay, nauuso na ngayon. So, sa aking obserbasyon, no,
nangailangan ng bawat pro player o nangangailangan ng player ang bawat bureaus na magre-represent ng kanilang mga ng bureau. Okay, for example, sa BGMP, nakaraan lang, ito lang ay maraming mga sports, no? Kailangan ng mga atletang i-represent, no? Ng ating bureau. For example, sa taekwondo, okay, sa karate do, okay, sa tennis, okay, badminton, basketball, chess player, yan, and so on and so forth. So, dito ay, dito ko nakikita yung kahalaga ng sports, okay, ng inyong talento o hilig sa sports na malaking, may magandang puntos ito sa inyong credentials, no? Dahil dito, as athletes at ikaw ay nag-represent ng iyong bureau, ay malaking bagay, no? Malaking bagay ito para sa bureau. Ito yung sinasabi kong makapag maiko-contribute ninyo bilang isang aplikante, ma-contribute ninyo sa bureau. Okay, ito yung inyong maibabahagi sa inyong talento, no? Isa yan sa sabi ko nga, bilang isang applicant kailangan na meron tayong mga skills o special talent, no, na maibahagi kung makapasok man tayo sa bureau. Okay, maibahagi ninyo sa bureau. So ito na yung pagkakataon na yung mga partners. So kung ikaw ay isang naging black belter sa taekwondo, okay, o sa karate do, at meron tayong certification. So yes, in-encourage ko kayo na magkaroon kayo ng mga certifications sa mga sinasalihan ninyong competition nung kayo nag-aaral pa. Okay, kahit hindi, kahit today, no, na kayo ay mahilig sa mga sports. For example, sabi ko nga kanina, kayo ay taekwondo. Nung kayo taekwondo at meron kayong belt at meron kayong mga certification, yes, isa yan sa magpapaganda at makakapagbigay ng points sa inyo, sa inyong credentials. Dahil, sabi ko nga, ang inyong PDS, doon po ninyo ilalagay yung inyong mga sports o yung mga skills na meron kayo o may mga talent na meron kayo, mga ka-partners. Once na nabasa ng ating bureau, okay, side pa ako. Once na nabasa ito ng bureau na marami kayong talent pagdating sa mga sports, ay isa yan sa makakapagbigay sa inyo ng puntos sa inyong magandang credentials. Okay? Yung mga sports na yan, no, baka yan pa ang isang key, okay, para kayong mag-success. Okay, so for example, kayo ay naging basketball player sa inyong school and kayo ay lumalaban sa national, local and national, no, at syempre meron yan mga certification na kayo ay nag-participate, no, isa yan sa makatulong sa inyo, ilakip ninyo, i-attach ninyo yan sa inyong folder. Ayan, na kayo ay nagpapatunay na kayo ay isang player. Okay. And then, sa mga pro player natin pagdating sa taekwondo, and then sa mga pro player natin ng chess, ayan, ilakit natin kung anong mayroong mga certification tayo na nagpapatunay na kayo ay lumalaban sa mga nationals and locals natin, mga ka-partners. Okay? So, sabi ko nga, may mga puntos ito. Unang-una, may puntos ito sa inyong credentials. Okay? May plus points na kayo dyan. Lamang na kayo pag meron kayong mga ganyan. And then, siyempre, pagdating sa interview, lamang pa rin kayo. Dahil isa yan, no? Isa yan sa maaari ninyong maibahagi pag kayo ay umai-contribute. O yan, ha? Kapag kayo ay makapasok sa bureau ito. Okay? So, sa may mga talento at siyempre doon sa mga atleta natin na aplikante, na-encourage ko kayo na hagalapin na ninyo yung mga certification na sinalihan ninyo at i-attach natin yan. I-attach natin yan sa ating folder. Ilagay natin kung anong merong sports na hilig tayo. No? Based sa aking experience na dito sa BGMP na. Okay? Nauuso na po ngayon, noon pa man ito, nauuso yung mga mini Olympics na ito na pinaglalaban-laban, sportsmanship, no? For example, BGMP versus BGMP, yan. PNP versus BFP, BGMP versus PNP, ganon. BGMP versus Bucor, ganon. Okay, so lalaban yan. For example, sa taekwondo, representative is ikaw, yan. For example, Bucor versus BGMP taekwondo player, yan. At the same time, may pagkakataon kayo. For example, kayo ay biyasa na talaga at naging champion kayo, naging kilala kayo sa larangan ng taekwondo,
ng basketball, ng chess player na ng chess, okay, ng mga boot, ano ba yan, basta, ganun. No? At napaninigan ninyo, kayo na ang isa sa representante, athlete ng isang bureau. For example, dito sa BGMP, nag-champion kayo in a national, no? Tinalo natin dito lahat ng agencies. Kayo ay nanguna. Kayo ang nasa tuktok. May pagkakataon kayong ilalaban sa international sa ibang bansa. At representante kayo ng BGMP. Ayan. Yan ang isa sa example na sinasabi ko rito na may magandang magagawa din yung mga talent natin pagdating sa sports. Okay. So, okay. Doon sa nabanggit ko, the whole na nabanggit ko kung anong meron na sports kayo na ikagaganda ng inyong credentials. So, bilang isang aplikante, nakadepende yan sa inyong confident. Okay? Kung paano nyo ibida, kung paano nyo ibenta yung sarili ninyo, okay? O kung paano nyo ipagmalaki, okay? Na kung anong merong talent kayo pagdating sa sports, panindigan ninyo kung gaano ninyo ka-confident na ibida kung anong specialist sports ang meron kayo. Ayan ha. Inuulit ko ulit para maliwanag. Kahit gaano kayo ka-talented pagdating sa sports, halos lahat ng sports ay hilig at meron kayo, okay, masterize na ninyo, nakadepende pa rin po yan sa inyong performance. Ano yung mga performance na yun, mga partners? Siyempre, kung gaano kayo ka-confident na ibida, ipakita sa mga panelists, no, during your panel interview. Okay, kahit the whole process ng iyong pag-a-apply. Okay, pakita mo kung anong merong sports or skills ang meron ka. Okay? Kung paano mo ibenta yung sarili mo sa mga panelists o sa bureau. Okay? Tandaan ha, tandaan. Kahit gaano ka ka-skills pools na tao at kung gaano ka ka-talented na tao at kung gaano ka kagaling na tao, kung pagdating naman sa confident wala ka, useless. Useless ang iyong talent. Okay, mga partners? In this video, mga partners, no? In this video, ini-encourage ko kayo na ipakita ninyo buong buo kung anong merong talento kayo. Kung anong sports ang meron kayo. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, isa yan sa makapagbigay sa inyo ng magandang credentials, no? Magandang points sa inyong credentials, sa inyong background credentials. At syempre, may lalabas lamang ninyo ang kagandahan niyan kapag kung confident kayong ipakita sa mga tao, sa panelists, sa bureau, na eto ako, may ganito akong talent, may ganito akong hilig sa sports. Lumalaban ako sa ganito. Naging varsity player ako ng school namin. Lumalaban ako sa local and nationals. No? Hindi lang isang sports, kundi limang sports yung sinasalihan ko. At lahat ng yun, no, ako ay nangingibabaw. Dapat ganun ka-confident dapat kayo, mga ka-partners. Ganun kayo ka-confidence sa inyong sarili. Kung anong meron sa inyong sports, kung anong meron sa inyong skills, mga ka-partners. Okay, nakukuha niyo ba, mga ka-partners? Okay. Oh, by the way, doon sa mga subscriber and viewers natin dyan na mga aspirant applicant, no, meron kasi dito for school, kung ano lang ang kailangan ninyo, doon lang kayo nakikinig, no? Panoorin niyo nang buo. Panoorin niyo nang buo para ma-express niyo, maramdaman niyo yung kahalagahan. Yung effortless natin dito na sinasabi ko dito na kailangan dito is confident is the key. No? Ayan, mga partners. Okay? Panoorin niyo nang buo. Damdamin niyo mga sinasabi ko rito para maintindihan niyo, ma-express niyo. Okay? Ma-express ninyo na ganito pa lang dapat kong gawin. Ma-feel ninyo na dapat ganito pa lang dapat kong gawin. Ayan, mga ka-partners. And so, ayan, mga partners, doon sa tips na binigay ko at gabay, no, na may apply ninyo sa sarili ninyo bilang isang applicant. Okay? So, ang importante dito, yung hilig ninyo, ilabas nyo yan. Siyempre, sa paanong paraan?
confident. I-express niyo yung sarili niyo. Pag malaki ninyo na meron akong ganitong klaseng skills, talento, pagdating sa sports na to. At sabi ko nga sa inyo, malaking bagay yan. Yan yung isa sa baka maging key o susi para kayo makapasok sa bureau. At in the future, baka kayo ay isang representante na. No? Kayo na nagre-represent sa BGMP ng ganitong sports. At syempre, hindi lang sa Philippines ikaw maging number one, baka international. Diba? Dapat tayong masabi. Hindi natin masabi yan. Soon to be. Diba? Kaya, ngayon pa lang, aralin na ninyo kung paano nyo ibida. Paano nyo ibenta. Okay? Yung inyong skills or talent sa sports na yan. Kung paano nyo express para maramdaman ng mga tao sa palikid o ng mga panelists. No, na agresibo kayong makapasok sa serbisyo dahil gusto mong maibahagi yung sports na meron ka. At baka in the future, maging isa ka sa atleta ng BGMP na mag-represent international. Di ba? Hindi natin masabi yan. Okay? So, mga kapartners, syempre, hanggang dito na lang yung ating video. So, naway naintindihan ninyo yung aking sinasabi, ha? Naintindihan ninyo. Okay? So, by the way, kailangan i-encourage ko kayo na maglakip kayo ng mga certifications na nagpapatunay na kayo ay naging isang atleta. Okay? But, syempre, para madali maintindihan ng mga mambabasa, ng mga interviewer yung iyong PDS, ikaw pala yung isang varsity, okay, marami kang sinalihan. Ngayon, doon mo ipapasok yung confident mo. Yung paano mo i-express, kung paano mo ibibenta yung sarili mo. Okay? Para doon sa credential, may puntos na. At syempre, yung isasagot mo doon, lalong may puntos ka. Dagdag points yun. Yun ang iyong ahead, yung iyong advantage sa ibang aplikante. Kung may, kung anong merong talent ka, o anong merong skills, or hilig ka sa sports. No? At yun mga partners, no, naway, hanggang dito na lang muna yung video, naway na-express o naibigay ko sa inyo yung isa sa mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. No, na dapat meron ka. Para syempre makadagdag sa inyong punto sa inyong pag-apply. Okay? Confident is the key mga ka-partners. Okay? So, maraming salamat mga ka-partners sa mga tumututok sa ating video. Okay? And syempre gagawin natin is gaganda natin yung quality ng ating video para maging maganda naman sa inyong paningin. Okay? So, by the way, kaya tayo naka-sunglasses kasi nailang ako pag may mga camera. So, yung mata natin medyo malikot. Kaya nakasunglasses tayo, hindi pa tayo sanay, no, na tumitingin sa camera kasi minsan dito nakatingin, no. So, magpasensya niyo na. Technique ko 'to para hindi kayo ma-distract sa akin ng tingin. Okay, hindi na ako na-distract sa camera. Okay? So, yun mga ka-partners, hanggang dito na lang muna 'yung ating video, tatapusin muna natin at alam ko naman na na-express at na nakuha ninyo 'yung gusto kong sabihin. Okay? So, lagi ko sinasabi, lagi kayong mag-iingat. Okay, bilang isang aplikante, lagi kayong mag-iingat sa inyong mga ginagawa, sa reporting, at syempre, lagi kayong manalangin sa itaas, humingi ng tulong, humingi ng gabay sa kanya. Dahil siya lamang ang inyong magiging kakapitan, okay, sa oras ng inyong kagipitan. Okay, mga ka-partners. And syempre, always kayong mag-iingat kung nasaan man kayo. Okay, always mag-iingat at maging mabuting kapwa sa tao. Okay, so syempre, lagi kong sinasabi mga ka-partners, saludo.